Go. O by popular demand, kasama natin muli si Ka Bernie ng Pangkat Kaunlaran. At pag-uusapan pa rin natin yung tungkol dun sa insulin plant. Ito, insulin plant, ito yung daladala ni Ka Bernie. O Ka Bernie, paliwanag mo sa kanila kung ano ba yung insulin plant. Ito po yung galing sa India. Na ito po yung na-extract na insulin. Mm-hmm. Pero ito, yung mismong halaman, na ito na ginagamit ng mga gusto yung herbal. Uh-huh. At yun nga, ang dami na hong pabalik-balik na lang sa wildlife. Uh-huh. Ito na lang po ang binibili nila pang maintenance. Uh-huh. Ito pong dahon na ito, na dalawang dahon sa umaga, dalawang dahon sa hapon. Uh-huh. Tapos pagka after 10 days at medyo nag-normalize na, gradual na ho nila, unti-unti inaalis nila yung pagtuturok, o kaya yung tableta, yung gamot. Mm-hmm. Ito na lang po ang maintenance. Talaga? Effective talaga? Effective. Ako, Kadyul, just 3 months na, dalawang beses na ako nagpa-executive check-up. Uh-oh. Ay, gulat yung doktor ko, si Dr. Marcelo, si Vincent, Dr. Vincent Marcelo sa Marcelo Clinic sa Santa Rosa. Ba't daw puro normal na yung blood sugar ko? Oo. Eh, ikaw ko, Doc. Minum, kumakain ako ng insulin plant. Eh, nire-recommenda ko rin sa pasyente ko yan. Oo. Ito, tapos yun nga, pagka ako'y nagkakain ng minatamis, kumain ka lang ng isang dahon. Pagkakain mo na matamis, kumain ka isang dahon ito. Isang dahon. Kakainin ba o ngunguyain lang? Ngunguyain mo, sisip-sip mo yung katas. Sisip-sipin? Oo, hindi, normal. Parang ganyan, kunyari yan, bipitas ka ganyan, tapos ngunguyain mo. Ngunguyain mo ito. Ayan, ganyan. Ngayon mo gano'n, asin mo konti. Hindi na yung yung sugar sa kinain mong minatamis. Ay, hindi na tatalab. Neutralize, immediately neutralize na, hindi na tataas yung sugar mo. So pwede nilang i-check yan sa mga diabetic? Oo. May way sila para i-check, di ba? Oo. May, yung ano ba, tinuturukan mo yung... Makikita mo ron, mababa talaga. Makikita, oo. At saka yung retired director na isang general ito na doktor sa Veterans Hospital. Sila mag-asawa, pupunta lagi sa akin sa wildlife. Ito na mismo ang kanilang ginagamit. O mga doktor ito. Pero may mga nagtatanong kasi kung ito bang insulin plant, nakakapagpababa lang ba ng blood sugar o nakakagaling ng diabetes? Upang po, yung sabi nga nila, maintenance sa kanilang. Maintenance po, ibig sabihin, hanggang sa habang buhay mo nang mini-maintain. Hindi po, pag hindi na kayo na kumain, tumataas ulit sugar. Kaya hindi ito parang yung lagnat na iinom ka ng paracetamol, gagaling ka. Ito talagang maintenance na po na, kasi araw-araw tayo kumakain. Araw-araw may sugar yung ating kinakain. Kaya ito na po yung pinaka... Imbis na bumili ka ng gamot, yan na. Ito na yung, kaya magtanong po sa mga garden, hindi na kayo magagastos sa gamot. Meron nga po nag-text sa akin, 10 sila sa pamilya, 4 na yung mortality. At napakamahal nga raw po ng gamot ng insulin. Kakoy, sa mga probinsya, ito na po ang gawin nyo. Magtanim na lang po kayo nito. At talagang proven na po na talagang nakapagpapababa ng sugar. Okay. Ala po ang nagpunta sa akin na... Nagreklamo, wala. Hindi naman bumababa yung blood sugar ko dyan. Tsaka puro po pasalamat ang ginagawa sa akin. Salamat ikaw, Kabel. Hindi po ako ka-doktor. Ang doktor ko, yung anak ko, yun ang anak ko, oncologist. Ako po, herbalist ka po. So mas maganda, bago nila tuluyang gamitin, para lang sa peace of mind nila, di ba? Pwede silang gumamit nito tapos pa-check nila sa doktor. O kaya pa-check yung blood sugar niyo kung talaga buha ba. O effective, di ibig sabihin effective. Kung hindi, di wag niyo nang ituloy. Tsaka ala po nagreklamo. Wala talaga. Na hindi siya nag-normalize yung blood sugar. Kaya lang po pag hindi na raw kumain ito, ito mataas ang blood sugar. Kaya ito maintenance na po araw-araw. Okay. Ito na lang kainin. Tsaka ito, madali pong paramihin. Katulad nito, alapan tumas ang iyo, Julius. Alapan tumas na maliit. Ito, maliit lang yan. Nagsimula, ganito lang kalaki. Ganito, tingnan po. Ganito lang kalaki ito. Tumating yan dito, ganito kaliit. Meron pala itong 2 months. O tingnan nyo, ang dami na ang suloy. At saka, ang laki na. Paano mo paramihin yan? Kung po ito, pag namulaklak na po ito, cuttings. Dalawang buko. Wala ang dahon, yung pangatlong buko, may konting dahon, yun po ay itatanim nyo. Ilulubog nyo yung 2 buko, tapos yung pangatlong buko na nakalitaw, may konting dahon na ganyan.
Tapos ikulubin niyo po ito sa plastic para madali hong pag pinagpawis siya, madali po mabuhay. Paano malalaman kung peke yung insulin plant? Una-una po, yung nabibiling yung torch plant, hindi po pula yung katawan. Okay. Hindi po pula yung katawan, mga green po ito. Tapos ang bulaklak po nung torch plant, pulang-pula ito. Pulang pero yung iba binibenta yon as insulin plant, no? Insulin, ang dami. Kasi magkamukha eh, di ba? Magkamukha, may kahawig po eh. Marami, marami. Meron po kami collection sa wildlife, binili namin sa circle, doon sa Eton, yun nga, lumabas eh, yung mga hindi insulin. So kailangan, pag insulin, habang lumalaki yung halaman, ito naging pula. Mapula po ito, katawan niya. Oh. Mapula, oh. Tingnan ito, shoots po ito. At saka parang luya, kita nyo, ito po, pwede nyo yung hiwalay. Pwede na po itanim to. Kaya mabilis pong misal lang kayong bibili ng pananim. Abay, kayo na magbebenta, kayo na magpapahingi sa inyong mga kapitbahay. Hindi na po kayo bibili. Baka magkano man tamang presyuhan yan? Mo? Yung pong maliliit, dati bili namin ni Calloway noon, 500. Ngayon, 200 po. Yung maliliit po. 200. Pagkaraan ng dalawang buwan, tatlong buwan, ganito na po kalaki. Baka naman sa kakanguya nila ng insulin, pag meron sila alaga ka rin, ubos na to agad. Ubos po agad. Ano gagawin? Marami-rami eh. Magtanim na po kayo ng mga sampu. Mga sampu na, no? Oo, para marami na agad. Anyway, Cabernet, doon sa mga gusto kayong kontakin, hindi raw kayo sumasagot sa telepono. Ay, sa dami po. Hindi na po mga kontak. Masya lang po kayo sa loob po ng wildlife. At tayo po, 20 years na yun, meron tayong Botanic Fruit Garden po sa loob ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa North Avenue. Tanungin nyo lang po yung guardia ron kung saan yung pwesto ni Cabernet Dizon. Ituturo na po kayo doon sa tabi ng lagoon. Ito po, mga makita nyo, nakatanim sa lupa, doon po itinuturo paano paramihin, ano po yung literature, paano gamitin. Para minsan na lang kayong bibili, kayo na magbibenta. Anong pinakamagandang araw sila pumunta sa'yo? Wala po ang araw yun, basta Monday. Paano kung wala ka ron? Doon po yung may tao naman po. Ikaw gusto nila makita eh. Pag nakita niya ako sa TV. Ayun na yun. Pagka sa hotel lang. Ando po. Ando po. So ang programa ni Caberni sa DZMM, usually linggo ka linggo po. Sa Kabukiran. Sa Kabukiran po. Anong oras yun? Yung Sabado, 4 to 5. 4 to 5 a.m. Yun ang po linggo, 4 to 6. So pag nakita niyo na ho siya sa linggo ng umaga at rinig niyo sa radyo, siguradong diretso ng wildlife yung pagkatapos ng programa niya. Ngayon, kung wala po ako, may tao po lagi doon, Monday to Sunday. Yun. Kahit holiday po, may tao po ron. Okay. Alas 7 ng umaga hanggang alas 5 po na hapon bukas yung wildlife. Okay, thank you, Cabernet. Thank you, Cabernet.